Hello boys and girls, Jack Logan here. Sensya na rin, hindi ako nakapag-upload. Nanood kasi ako nitong nakaraan ng mga movies ng Rurouni Kenshin o mas kilala bilang Kenshin Himura. Nax! So yun ang pinanood ko nitong mga nakaraang araw. Talagang baliw na baliw ako dito sa saga na to. So yan ang pag-uusapan natin sa Jack Logan Reviews. Alright! Alright, sa mga hindi nakakaalam tungkol sa kwentong ito, si Kenshin Himura, hindi yan. Si Kenshin Himura ay isang batosai or assassin mula sa Bakumatsu or final years ng Edo period or Edo period ng Japan towards the establishment of the Meiji government, kung saan naging mas industrialized ang Japan at hindi na sila nagpasakop sa ibang bansa. Sana all! Anyway, backstory yun, so let's move forward. Rurouni Kenshin is a story of a manslayer or batosai noong Meiji period sa Japan noong 1800s, kung saan isang dating pusakal ang nakatagpo ng kanyang safe haven or family sa isang dojo or isang sword school. So ito ay isa sa mga pinakasikat na anime noong 90s na binigyang hustisya sa isang live-action movie saga played by Jack Logan, Takeru Sato. Nasa wakas ay naging successful. Hindi kagaya nito. Not alright. So sa lahat ng mga nakaka-relate sa pinagsasabi ko rito, narito na ang aking honest review or reaction dito sa Rurouni Kenshin movie saga. Amazing. So number one, mukhang winalang yung siopaw, si Sishio. Oh, taragis ng mukha yan. Sa anime kasi medyo nakakatakot yung itsura niya eh, pero doon sa live action, natatawa ko. Hindi siya nakakatakot, promise. Next, si Tomoe, ang saddest totga story ever. Sobrang nakakalungkot tong story ang to. So kung magka-catch up kayo sa story ni Kenshin Himura, nakakalungkot tong storya na to ni Tomoe, and hopefully mabigyan ng justice dun sa kanilang upcoming movie na The Beginning. Yung manhid level ni Kenshin towards Kaoru, 999999 or God level. Oh, ibang klase yung pagkamanhid ni Kenshin kay Kaoru rito, promise. Pero mamaya i-explain ko yung interpretation ko kung bakit. Sabog ang itlog ni Mayweather, tsaka ni Brock Lesnar, tsaka ni Triple H. Lahat na ng mga wrestler, pag samasamahin nyo na, sabog ang mga itlog nila kay Sanosuke. Sobrang lakas nitong taong to. Si Sanosuke yata ang god of masokista. Amazing. I like that part. Sakto lang si Misao, although dun sa anime version na-enjoy ko siya, pero dito parang saktong-sakto lang siya para sa akin. Sana na-explore pa yung character niya para mas, adventurous pa. Kasi magandang character si Misao. Napaka light and at the same time, napaka exciting ng character nitong batang to. Si Yumi! Putaragis na Yumi to. May kamukha kasi siya. Sa totoo lang, pa-flash ko na lang dito sa screen. Alright. Next, huwag mo ka-offera ng bilyar o ng isig o ng vape si Saito. May kalalagyan ka big time. Takeda for me is the best villain. Oo. Maraming magdi-disagree sa akin dito. And naiintindihan ko kung bakit para sa inyo si Enishi or di naman kaya si Shio. Naiintindihan ko kayo, pero para sa akin lang yun. Sana naiintindihan nyo yun. Para sa akin si Takeda ang best villain kasi napaka-bullshit niya and at the same time napaka-a-hole niyang villain. Nakakainis, nakaka-buisit. Alam mo yun, yung ganong factor. Ang worst villain naman ay si Sojiro. Napakawalang kwentang villain, sa totoo lang. Wala siyang dahilan kaya siya naging kontrabida. Parang trip niya lang makipaglaban. And for me, nakakabuisit yung part na yun. Wala siyang pinag-iba kay Eyoshi. In all fairness kay Enishi naman, nawalan ng kwenta si Shio sa kanya. Dahil for me, napaka-hardcore na fighter ni Enishi. And si Shio kasi, he could have been the Darth Vader of this saga. Pero mas wala eh. Mas nalamangan siya ni Enishi. Kahit dalawang pelikula lumabas si Shio. Pero nakakalungkot lang yung last part. Yung prison scene. And medyo na-touch din ako dun sa part na yun. Nakakaiyak. Gusto ko yung part na yun. Sa part na nagbabasa na siya ng diary ni Tomoe. And speaking of Eyoshi kanina, napakawalang kwenta ng hugot sa buhay ni Eyoshi. So
sa totoo lang, sana naging anime na lang siya. Hindi kasi kasing convincing nung anime version eh. Yung part ni Aoshi dito sa film, na. Oh, mga 1 out of 10. Sorry magalit na kayo, pero hindi siya talaga nagmarka sa akin, ever. I love the Kenshin, Saito, and Sanosuke trio. Na kahit buisit na sila sa isa't isa, wala pa rin iwanan. Yung brotherhood nila when it comes to fighting na andon. So I love the energy between the three. Kenshin, Saito, and Sanosuke. Next, mas naiintindihan ko na kung bakit importante ang love story ni Kenshin tsaka ni Kaoru dito sa movie na to. In all fairness, kitang-kita mo yung love between them kahit hindi nila pinapakita physically, pero nafe-feel mo yung kanilang love story. And yan ay hindi sa pamamagitan ng Momol or ng Channeling Pocknut or kung ano-ano pa mga nakakakilig na movements na madalas nating nakikita sa ibang film. Dito, mata lang, tsaka dialogue, nararamdaman mo na yung love between them. And I like that part. So, sana magkaroon pa ng Kaoru sa next installment dahil prequel na yung susunod na installment ng Rurouni Kenshin, kung saan na pag-uusapan na is yung kung paano siya naging Batosai. So, looking forward na makita ko si Kaoru kahit alam ko or nararamdaman kong hindi o na hindi siya lalabas doon. But anyways, okay lang din naman dahil si Tomoe ang magiging central character dun sa next movie nila, and I look forward to seeing that. For me, Rurouni Kenshin is the best anime ever. Awayin nyo ko, okay lang, hindi ako magagalit. Long live the 90s. Alright. So kung bibigyan ko siya ng sarili kong ratings, 1 to 10, I will give this saga 9.5. maraming magagalit siguro sa comment section, pero bahala kayo dyan. That's my interpretation. So that's my review dito sa movie na Rurouni Kenshin na umubos ng 3 araw ko. Na talaga naman nag-enjoy ako ng bonggang-bongga. Kung meron kayong mga comments or meron kayong suggestion or nag-disagree kayo sa mga sinabi ko rito, feel free to put it down sa comment section at pag-usapan natin yan sa comment section kesa sa barangay. Alright. Please don't forget to subscribe, like, and share. You know the drill. My name is Jack Logan. See you later.